Ang sabi po nila, mayor lang yan. Paano mo gagawin ng presidente? Mayor lang yan. At tanungin po natin sa ating world leaders, sino po ang presidente ngayon ng Taiwan? Hindi ba yung dating mayor ng Taipei? Sino po ngayon ang presidente ng Korea? Hindi po ba siya dating mayor ng Seoul? Eh, di ba po ngayon lahat Korean? Yung cellphones po natin, pati music, K-pop, pati mga kotse, panahon po ng Koreano sa world market ngayon, ang kanilang presidente ay mayor ng kanilang capital, ang Colombia po, na kung saan naging problema ay narco-politics. Sino po ang presidente ng Colombia? Yung pong mayor na nalilis ang kanyang syudad ng droga, inilagay po nila bilang presidente, kaya lumipat ng Mexico ang mga drogista. Kaya sa mga natutuda na kaya po ng isang mayor ng Davao City maging Pangulo ng Republika, ito po ang masasabi ng isang Alang Cayetano. Hindi lang po kaya maging presidente, kaya baguhin ang Pilipinas. Kaya ladies and gentlemen, na wala ka talagang masabi. A loving husband and a faithful Christian, si Vice President. Wala kayong lugi dito. Kasi sino ang presidente? Wala kayong lugi dito. Wala kayong nandiyan. Matter of fact, he was the one who exposed Pinay. Diba? Siya yung naglabas talaga ng baho ni Binay. Binay is good. Ang problema, yung corruption. And he has facing so many charges. I think he's one of the richest man in the Philippines. Yan ang problema niya. And it was because Cayetano, who did the research, studied, and who exposed the... Mayo si Binay ng amigo talaga. Pero ang problema, may pagahe. Pagay is kwartas tao ang wala. Kwentan ang tibak dati kung wala ka kay Tano, wala kita yung hibaw ang diay. Kami naman sa may mga ano kami. Pati ako. Committed so many mistakes, failures in the government service. But it was never a question of money. Question of minsan miscalculation and judgment namin nagkulang, but never, never, it was not because of money. Kaya nang asawa niya, mayor of Taguig, Silani, at said, husband and wife team. Kaya nga wala pa silang anak. Kasi busy nung na sila masyado, yan siguro magkita ba. Ako, di naman akong sabi na I'm the perfect guy. But I am presenting myself and offering you my sweat, pawis ko. And if you say, Duterte, ano may pakita mong achievement, just like the candidates there? Palinyahon mo ninyo, kunya, maingon mo, ano ang may pakita mo sa amin? Exhibit A, Davao City. Walang, alam mo ganito, I am only given 30 minutes. So ang program ng gobyerno ko, mabilang mo sa kamay mo. I'm not into taglagalig istorya, di man po give me tabo.
Walang na nangyari. Ano mo? Look, if you give me 6 years, 6 years, at ipatong ko lang yung 6 years ko, huwag na masyado kay Ramos, malayo na yun. Ipatong ko lang kay Estrada, Arroyo, Aquino, tapos ako. Wala pa lang ko yung mabuhat niya. If I could not make any difference from the rest of them, ibigay na lang ninyo sa iba. I don't plead it. I am older. I have enough accolades. I have enough recognitions to last me a lifetime. I've been mayor for 22 years in Davao City. I've been a congressman. I've been the vice mayor to my daughter. Kaya lang ang bukbuk ng gaga. Sirip, pinanak. Ang problema nila, because she is tambaking. Kasi ang nilagay kong substitute ko. Was Inday, but she is not into, she feels, magpangmasa talaga si Inday. Ang policy ko siya sa Davao is, yung aking panahon, no demolition kung walang malipatan ang tao. If there is no relocation inside, you just cannot demolish the house. Hindi ito aso, tao ito. Kapala rin siguro mong gunggum na sirip. Ano na? Sinabi ni Inday, bigyan mo lang ako ng 3 oras. No, if you are requested by the mayor, maski sinong taga-gobyerno dito, kay masundalo ka, kay mapulis, kay nandiyan ka sa... Pag sinabi ng mayor, sir, bigyan mo ako ng 3 oras kasi bumaha yung panahon na yun, maraming patay on the other side of the city. And this guy just went about that. Eh, di. Napukpuk. Di na nata. Meron ba ginusak ko? Pinabantayan lang ako ni. Kalimas, ibira pang buhok. Dapat ko pao na. Naginuton ba? Well, anyway, I'd like to tell you. Ito kung nagustuhan ninyo, okay, pagkili, fine. Maraming kami, 4 kami, 5. Doon kayo. Ako, drug must stop. Crimen must stop. Corruption must stop. Hindi ako na lang ang ako, nabigyan mo ako ng isang termino po. Sinapit. 3 to 6 months. Hintoyin ninyo talaga ang droga pag hindi papatay ko talaga kayo. Hindi na pala yung papalis ako sa pagka-presidente. Kung magtira naman ako na 2 taon dyan, 1 taon, at natapos ko itong droga, criminality, okay na sa akin. Basta ako, nag-warning na, I will use the military and the police to get rid of drugs because it has destroyed our country. Punta ako ng Mindoro, they have traversed the whole of the society. In the urban, pumapasok doon ng rural areas, and they are accepting chickens and pigs as payment for drugs. Pati ang taga-bukit, takda na. Hindi talaga pwede sa akin. Just like the above, I will kill you. On the human right, wala akong pakialam. Kasuhan ninyo kami. Pero I will not allow a policeman, whoever law ang Rambo, or a general to go to prison if they perform their duties. Wala akong pakialam. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makulong. Alam mo, in the Constitution, there is a certain provision which says that the President has the power to pardon criminals and grant amnesty with the concurrence of Congress. Kahit yung mga criminal, wala akong pakialam ng arbit, pati pulis, putak! Hindi naman pasyo, hindi ako pasyo. Alam mo, there is the pardoning
hawak ko yan. Wala lang presidente na gagamit yan. Kasi may presidente yung... Alam mo na. Ako, ulit, suko ang nagpatsyan. Hindi niyo mo nagpatsyan. Putang ina, ikaw yung patsyan. Then, ipardon mo. Usually, magpardon yan. Kung birthday ng presidente, Christmas, yan may mga pardon. Eh, walang problema sa akin, magpardon ako ng 1,000 polis pati military araw-araw. Hindi ako naghihingi ng taon. 3 to 6 months, we start the killing you. I will double the salaries, that's my promise to them. The police, dublado ang sweldo ninyo pati militar. Kaya lang, kasi the usual complaint is that kulang mo yun. So, bakit kulang ka lang? Yung driver ko na police, he has about 3 children. 2 in college, 1 in high school. And every time, enrollment time, he borrows money from the upside. And then I would ask him, bilang nalaki mong damada sa balay, what should they complain? He would say that 2,400 na lang. So how do you bring food to the table? How do you expect your children to go to school? Whoa! Cool weather? Kulang talaga. Kaya, pag manalo ako, maawa ang Panginoon. But the people of the Philippines will allow me to sit there in the busing. Dublado yan sila, pati from kindergarten to high school, libre na. At kung mamatay ka, kagaya ng mga Sapano, you will receive your salaries if you die in the performance of duty. Mga tignan ko kayo, sabi na yan, ganahan ka lang mayor magsaat-saat ba. But I think I can give kayo 3 years, may sweldo pa rin. Para walang difference. But I expect the police to behave. Wala masyadong pulot sa military because they are in the campus. Unless the camp commander would allow you to go off, ito kasi mga police, they spread and they enforce the law. And that is the time na sabi nga na dublado, libre kayo kindergarten to high school, wala naging may problema. Ngayon, itong police mag-warning ako. Station commander, you listen. Pag ang police isa dyan nagloko, kialam mo kung hindi, labas kayo. Di ba? Automatic yan. Hindi ko na kailang mag-utot. Basta nagkaletse-letse yung istasyon mo, may mga pulis ka dyan, abusado, nasa droga, o ikaw mismo, tanggalin ko kayong lahat. Ilagay ko yung sack. Ako, I started as a reluctant candidate. Doon lagi ko yung mission. Because of money. Kuha kayo kuwantay man. Gamitin mo ng utak mo. Wala ka pera, magkatatakbo ang presidente. But then again, something happened along the way. Kaya ako I offer you this. Ang makaya kong tapusin ka agad. Nandiyan si General Santiago, and you would help me. Patayin ko yung druga, pati yung drugista. Patayin ko yung crime, pati ang kriminal. Wala akong pakialam, pati corruption. I will not allow government to oppress the people. Yan ang sinasabi ko sa mga. Huwag mong pahirapan ang tao. Ayaw ko yan. Kadabaw ganun na act police. Ayaw ko yan. Huwag ninyong pahirapan ang tao. Yan lang ang akin. Sabi, wala kayong problema sa akin. Just do not oppress people because this is their government, not ours. We are paid to run the government. Empleyado lang tayo. You have never heard me, baski noon pa, magsabi, government, ako government officer. I would always say, I am a employee of the government. Consistent ako dyan because I said, kami kasi mga nakatikim ng kapobrehon,
alam namin ang bitik ng puso ng tao. We can fathom, sabi binisaya, usa ko sa mga matugad na ako ang pinakalawang sentimento sa tao. And it's a gift. And if you are poor once upon a time, di naman po ko kaingon poor koron, then that is also a factor makatabang sa amin. Because we know what is in the heart of the people. Kaya salamat. Okay.